nakita ng mga people's organization at ng mga former rebels sa Misamis Oriental ang kanilang mga livelihood product noong bumisita si National Security Advisor Secretary Clarita R. Carlos, Department of National Defense Officer in Charge Undersecretary Jose Faustino Jr., at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Executive Director Emmanuel Salamat sa Eastern Mindanao Command na nasa Naval Station Felix Apolinario, Panacan, Davao City. Mga grupo na nagmula sa Anlag-Ani Tapukanan Consumers Cooperative, Pamalihikad Ti at Tagmaray POs. Mga organisasyong binubuo ng mga FR at ng mga miyembro ng underground mass-based supporters na ang nag-recruit, nag-redirect at tumulong na maging organisasyon ay ang Community Support Program Team ng 58th Infantry de Malulupig Battalion, Philippine Army, kung saan ipinaregister nila ito sa Department of Labor and Employment, Securities and Exchange Commission at Cooperative Development Authority bilang mga organisasyon ng mga tao. Ipinakita nila ang kanilang mga output mula sa iba't ibang livelihood programs na nagmula sa mga different line agency at kanilang mga sub-bureaus. Kasama na ang mga produkto na nagmula sa training ng Technical Education and Skills Development Authority sa ilalim ng Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster ng NTF-ELCAC at ng Enhanced Comprehensive and Livelihood Integration Program upang paunlarin ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sustainable livelihood. Mga miyembro na kasalukuyan ay ini-integrate sa mainstream society bilang mga negosyante at mga financially independent individual. Para sa Agila Pilipinas, ako si Laura Pubadura, matatag, matapang, matapat.